Sir Neb, tawagin niyo po akong Kuya Tim. Ilang taon na rin po akong nagtatrabaho bilang kargador sa isang bodega. Bale, yung mga produkto pong dumarating sa amin ay galing sa main factory. Tapos kinakarga namin sa bodega yung mga stocks. Madali lang po yung trabaho kaya tumagal ako. Dahil nga po matagal na ako sa trabaho, eh ako na ang pinakamatanda. Datnan at alisan na lang ako ng mga nagiging katrabaho ko. Yung iba nagsasawa, yung iba naman ay nakakakita ng mas maayos na trabaho. Lahat ng mga yan alam ko kung paano sila gumalaw sa trabaho. Isa sa kanila si Leroy. Sa totoo lang ay mabait naman ang tingin ko kay Leroy. May ugali lang talaga siya na mabilis uminit ang ulo at mainipin. Kaya naman hindi maganda ang tingin sa kanya ng mga kasamahan namin. Para sa kanila, salbahe at barumbado si Leroy. Paano kung hindi maiintindihan ang batang yon? Eh madalas kami ang magkasabay sa karinderyang kinakainan namin kapag break time. At sa akin niya nasasabi ang mga hinaing niya sa buhay. Parang tatay na ang tingin niya sa akin. Mula siya sa broken family at pakiramdam niya ay walang nagmamahal sa kanya. Sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko nung mabalitaan ko na nawala na si Leroy. Bigla na lang daw nag-collapse habang naliligo sa banyo. Isang hapon noon, habang naghahanda na kaming mga trabahador sa pag-uwi, eh bigla na lang nagbagsakan yung mga produktong sinalansan namin ng maayos. Nagkatinginan kami at nagkasisihan kung sino ba ang nagsalansan noon ng hindi inayos. Bumagsak tuloy. Sa halip na uuwi na kami, ay aayusin pa namin yung mga bumagsak. Habang inaayos namin ang mga yon, tatlo kami. Yung isa naming kasama na si Pat, eh bigla na lang tumayo. Nanlalaki yung mga mata niyang tinuro sa amin na si Leroy daw ay nandoon, nasa likod ng mga karton. Tapos, nagtatakbo na ito palabas ng bodega. Sabi ng mga kasama namin, style lang daw yon ni Pat para kami na lang ang mag-ayos ng mga yon at makauwi na siya. Hindi raw totoo ang multo. Chinek pa niya yung likuran ng mga karton at natatawang sinabi na wala namang multo. Pero Sir Neb, paglabas namin sa bodega ay nandoon pa sa guardhouse si Pat. Namumutla at hindi pa rin kumakalma. Giniit niya na totoong nakita niya si Leroy at malamang daw ay ito ang may gawa ng pagbagsak nung mga sinalansan naming mga produkto. Naniwala ako sa sinabi niya kahit na wala akong third eye. Dahil buhat ng mawala si Leroy, ay nararamdaman ko rin na madalas ay may presensya sa likuran ko. Pero wala naman akong nakikita. Isang umaga, kadarating ko lang noon sa bodega. Nasa akin yung susi kaya lagi akong maagang pumapasok. Tulad ng nakasanayan, ay chinecheck ko yung bawat sulok ng bodega at yung mga sinasalansan namin. Pagdating ko sa dating pwesto ni Leroy, ay nakatumba ang lahat ng kahon na nandoon. Tumanda na ako sa trabahong yon, Sir Neb, pero noon lang ako nakaramdam ng takot. Dahan-dahan kong nilapitan yung mga kahon at isa-isang inayos ang mga yon. Pilit kong kinukumbinse ang sarili ko na hindi yon gawa ng multo ni Leroy. Nung maayos ko na ang lahat, ay tumalikod na ako para i-check naman yung ibang pwesto. Pero hindi pa man ako nakakalayo, eh bigla akong napalingon dahil yung mga kahon ay isa-isa ulit nagbagsakan. Kahit sigurado akong tama at maayos naman ang pagkakasalansan ko, kitang-kita ko kung papanong isa-isang nagbagsakan ang mga yon na parabang sinasadya. Hindi ko na napigilan ang nararamdaman kong takot. Tinakbuhan ko na talaga yung senaryong yon at sinabi ko sa guard yung nangyari. Pinabindisyonan ng amo ko yung bodega para daw sa ikatatahimik namin doon. Pero binulong sa akin ng guard na hindi siya naniniwalang multo ni Leroy ang may sala. Posibleng nagagamit lang ng masamang espiritu si Leroy dahil alam nito na marami ang hindi nakakaunawa sa kanya.
Hello po mga kapasta. Ako nga pala si Gerson. May nasagap akong kwento mula sa pinsan ko na nangyari sa probinsya nila. Ilongga kasi ang mama ng pinsan kong si Erin at sa Iloilo sila naninirahan. Close naman kami kahit na magkakalayo kaming magpipinsan. Kaya nga nakakapagkwentuhan pa rin kami kahit papano. Itong nakuha kong storya kay Erin ay matagal na raw nangyari sa lugar nila. Hindi lang nila nakwento noon pa dahil hindi pa uso noon ang Facebook. Naungkat lang ito dahil na-share ko sa kanila ang channel nyo. Sabi ni Erin ay may alam daw siyang kwentong aswangan na nangyari sa lugar nila. Hindi naman ako nagtaka kasi Iloilo nga. Sabi-sabi na may aswang sa probinsya na yon. Noon daw 10 or 11 years old pa lang si Erin ay may palaboy roon sa malapit sa school nila. Hindi raw nila nalaman kung lalaki yon o babae dahil napakapayat tapos ay kalbo. Boses babae raw pero mukhang lalaki. Natatakot daw sila roon dahil ang kinakain ay mga daga o kaya ay ipis. Nangahabol din daw yon ng aso o pusa pero sinasaway lang ng mga tao kaya naaawat. Ilang beses na raw na kinuha ng social workers yung palaboy na yon na pinangalanan nilang Benga. Pero makaraan lang ang ilang araw ay makikita na naman doon sa may school. Hindi raw malaman kung papano yon nakakatakas sa pinagdadalhan sa kanya. Basta ilag ang mga bata sa kanya. Tapos ay iniiwasan din ng mga aso at pusa. May nagbibigay naman daw ng pagkain kay Benga. Pero kung bakit mas gusto niyang kumain ng daga ay walang nakakaalam. Kapag nga raw kumakain ito ng daga ay pinalalayo ng mga nakakatanda yung mga bata dahil nakakatakot daw talaga. Para daw aswang. Grade 6 si Erin ng may grade 4 na lalaki na nag-transfer sa school nila. Galing daw sa private school pero na-kick out dahil sa pambubuli. Kalagitnaan na raw ng school year yon pero tinanggap na rin ang eskwelahan ni na Erin dahil na rin sa pakiusap ng parents noong estudyante. Wala na raw kasing tumatanggap na eskwelahan dahil nga sobrang lala. Sa kagrabihan nga raw ng ugali ay ilang beses nang pabalik-balik sa grade 4. Ang matindi pa raw doon sa estudyanteng yon, may kapansanan pa raw ito sa paa. Pero siya pa yung may gana na mambuli at manlait. Naka letter L na paloob daw yung mga paa nung bata. Tapos naninipa kapag napapatingin sila sa mga paa niya. Sobrang salbahe raw talaga dahil kahit si Erin ay naranasan ng kalukuhan noon. Nakita nitong bata na tawagin na lang nating Louie, si Benga. At ayun na nga, napagtripan daw nitong si Louie yung palaboy. Eh bagay sila kasi parehong pinangingilagan dahil sa kani-kanilang trip. Noon daw makita ni Louie si Benga ay pinagbabato raw nung bata yung palaboy. Sinasaway naman ng mga tao si Louie pero yung mga sumasaway ay binabato rin nito. Ang nakakapagtaka lang daw ay hindi ito pinapansin ni Benga. Laging ganoon daw Sir Neb. Binabato ni Louie si Benga o kaya naman ay sinasabuya ng tubig o kung anumang iniinom nito. Hanggang sa nagsawa yata si Benga sa pangaasar ni Louie. Isang beses na binuhusan ng soft drinks ni Louie yung palaboy ay bigla siya nitong hinabol. Tuwang-tuwa naman daw si Louie at napakabilis daw pala nitong tumakbo kahit may diferensya sa mga paa. Tawa raw ng tawa si Louie habang naghahabulan sila sa plaza. Kaso noong napagod na yata yung bata ay nagsimula na itong umiyak dahil ayaw pa ring tantanan ni Benga. Nagtawanan lang daw yung mga nakakakita hanggang sa maabutan nga ni Benga si Louie. Doon na nagkagulo Sir Neb dahil pinagkakagat ni Benga si Louie. Nahirapan daw na maawat si Benga dahil parang naging rabid na at ultimo yung mga umaawat ay kinakagat o kinakalmot. Naawat lang ito nung may napadaan na pulis at pinagbabaril si Benga. Nakatakbo pa raw si Benga pero bumagsak din at namatay. Si Louie naman ay sinugod sa ospital dahil may mga natipak sa laman nito sa braso. Ilang linggo rin na nanatili sa ospital si Louie. Tapos noon daw makarecover ay naging iyakin.
Sir Neb ayaw raw magpaiwan ni Louie sa kwarto nito dahil pinupuntahan daw siya ni Benga. Akala ng parents niya ay binabangungot lang si Louie kaya sinasamahan daw itong matulog sa kwarto. Kaya lang ay totoo palang binibisita nga ito ni Benga. Sabi ni Erin, ang kwento-kwento sa lugar nila ay naging maranhig si Benga at ang paniniwala sa kanila. Kaya nagiging maranhig ang isang tao ay dahil hindi nito naipasa ang mutya nito noong nabubuhay pa. Yung tinutukoy naman na mutya ay isang itim na bato na tanging mga aswang lang ang meron. Sa makatuwid ay aswang pala talaga si Benga, kaya mahilig kumain ng hilaw na daga. Ang ginawa raw ng parents ni Louie ay umupa ng mga albularyo na magbabantay sa pagdating ni Benga para mahuli ito at mapatahimik na. Hindi na sigurado si Erin kung ano ang ginawa sa maranhig na si Benga nang mahuli ito. Sabi ng iba ay pinagpira-piraso daw ang katawan at tinapon sa dagat. Sabi naman ng iba ay binaon ng nakadapa sa sementeryo para hindi na makabangon pa. Nakabalik daw sa eskwela si Louie pero naging tamlayin na ito hanggang sa makagraduate ng grade 6. Ang huling balita raw dito ni Erin ay lumipat sa Maynila ang pamilya pagkatapos ng elementary. Isang maaliwalas na pagbati sa iyo, Sir Neb, at sa lahat ng bumubuo ng channel mo. Ako po si Clarita ng Tondo, Manila. May kakatuwang karanasan po ako na gusto kong ibahagi sa inyo. Nangyari po yun nung isang beses na namalengke ako. Nung umalis naman ako sa bahay ay maaraw pa. Pero nung palabas na ako ng palengke bandang alas 6 ng gabi, bigla na lang bumuhos yung ulan. Ang dami ko pa namang pinamili. Sabi ko magpapatila na lang muna ako kasi ang hirap sagasain ng ulan. Tapos konting ulan lang ay baha na agad sa palengke. Hindi ko alam kung saan ko ipapatong yung mga kahon-kahon kong pinamili. Medyo nangangapa pa ako kasi hindi naman ako sanay mamalengke sa lugar na yon. Madalas ay sa mga talipapa lang ako bumibili ng pang-ulam. Isang lalaki ang lumapit sa akin. Nag-alok siya ng tulong. Ipapatong daw niya yung mga dadalhin ko doon sa saradong tindahan. Hindi naman kalayuan sa kinatatayuan ko kaya pumayag ako. Pero nagdalawang isip ako kasi baka manghingi siya sa akin. Barya na lang yung natira sa pera ko. Pamasahin na lang. Sabi ko wag na lang kasi wala akong ibabayad sa kanya. Sabi niya ayos lang. Hindi naman daw siya nagpapabayad sa konting tulong. Matagal na raw siyang kargador sa palengke at sanay na siya sa mga ganong sitwasyon. Dahil doon ay natuwa naman ako. Pero Sir Neb, bigla akong natigilan nung bubuhatin na niya yung mga dalahin ko. Kasi nakita kong wala siyang ulo. Dali-dali kong kinuha yung atensyon niya at tinapik siya sa balikat. Sabi ko, nakita ko siyang walang ulo. Hindi na ako nakapag-isip, basta yon ang ginawa ko. Tumingin lang sa akin yung lalaki at ngumiti. Hindi ko alam kung narinig ba niya o hindi niya lang inintindi yung sinabi ko. Inulit ko pa, pero medyo bingi yata siya. Nawala yung atensyon ko sa kanya nung may lumapit sa akin na tricycle driver at tinanong kung kailangan ko raw ba ng tulong. Sabi ko, eto na ako si Manong. Pero pagtingin ko doon sa kargador, ay wala na siya roon. Napalinga ako. Tinanong ko pa yung tricycle driver kung nakita ba niya si Manong kargador. Umiling siya at sabi, mag-isa lang daw ako doon nung lumapit siya. May nauna na akong lumapit sa akin. Matagal na raw kargador sa palengking yon. Tinanong ako nung driver kung anong itsura nung kargador na sinasabi ko. Sabi ko matangkad na maitim. Nakasandong puti. Napakamot ng ulo yung tricycle driver. At sabi hindi raw tao ang nakita ko, kundi multo na lang. Nagulat ako sa sinabi niya. Sabi pa niya baka raw si Manong Jr. yung tinutukoy ko. Kargador nga raw yon sa palengke. Halos lahat ng taga-palengke kilala yon.
pero matagal na raw yung patay. Magdadalawang taon na. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Nakita ko pa kako siya na walang ulo at tinapik ko pa nga. Baka naman hindi yon yung sinasabi kong kargador. Dugtong pa ng tricycle driver. Hindi na raw bago sa kanila ang pagpapakita ni Mang Junior dahil marami na raw itong pinagpakitaan doon sa palengke na yon. Yung iba ay mga dating kaklose nito. Pero ngayon lang daw niya nalaman na kahit pala sa mga dayo lang sa palengke ay nagpapakita rin ito. Hindi na ako nakapagsalita, Sir Neb. Nanlalamig yung mga kamay ko. Habang sakay ng tricycle pa uwi ay hindi maalis sa isip ko yung kargador na yon. Kung papano at bakit siya nagpakita sa akin. Kung totoo man na multo talaga yung nakita ko, Sir Neb, yun lang po ang una at huling beses na nakakita ako ng multo. Share ko lang po ang mga kwento ng kaibigan kong si Canyon. Kenon kasi ang totoo niyang pangalan, pero dahil sa pagiging mapang-asar at kagaguhang taglay ay nabansagan na lang siyang Canyon. Sir Neb, okay namang kaibigan si Canyon. Kaya lang ay kapag may kaaway siya ay talagang pinagtitripan niya ng husto, lalo na noong mga bata pa kami. Ilang ulit nang na-office yan noong high school dahil laging pasimuno ng bullying. Akala nga namin ay hindi siya makakagraduate dahil sa dami ng reklamo sa kanya. Nabawasan naman ang kalokohan niya nung mag-college kami. Pero ang balita ko, noong nagtatrabaho na siya ay madalas ding may makaaway dahil para talaga siyang quitis na nagsisiklab. Ilang katrabaho niya ang nag-resign dahil sa mga pinaggagawa niya. Muntik-muntika na ngang maparafitol po yun. Tuloy ay wala siyang matapos na kontrata dahil lagi siyang nasisisante. So sa madaling salita ay bumalik ang kagaguhan niya nang huminto siya sa pag-aaral at nakapagtrabaho na. Katwiran niya ay hindi naman daw siya ang nagsisimula, tinatapos niya lang. Sir Neb, masasabi kong sumobra sa pagiging palaban si Canyon. Bully na nga kung tutuusin. Pero yung pagiging bully niya ang dahilan kung bakit ngayon ay nalalapitan na siya ng mga kakilala na nagpapagamot dahil nakatuwaan ng maligno o nakulam. Naging practitioner ng lihim na karunungan si Canyon dahil sa isang pangyayari. Sa dami ng naagrabyado ni Canyon ay may mga nagpapakulam na pala sa kanya. Mga dahil hindi talaga mabilang. Nalaman niya na pinapakulam na raw pala siya nung minsang sumama siya sa tatay niya sa probinsya nila sa Guimaras. Ayon sa kanya, wala naman daw siyang nararamdaman na kakaiba sa katawan niya. Nagji-gym kasi siya, kaya malakas ang resistensya. Pero laking gulat daw ni Canyon nang lapitan siya ng isang lalaki roon sa kanila at tanungin kung ano ang masakit sa kanya. Since laking Maynila, isip niya kaagad na budol-budol gang yung lalaki. Kaya imbis na sumagot ay tinanong din niya ito kung ano ang kailangan sa kanya. Nagpakilala raw yung lalaki na si Sebyong magtatawas. Nakikita raw kasi noong Sebyo na madilim ang aura ni Canyon at maraming nakadikit na sumpa sa kanya. Natawa lang daw siya at binigyan ng 100 si Sebyo bago ito tinalikuran. Pero magmula noon ay kung saan-saan na raw niya nakikita si Sebyo na parang sinusundan siya. Eh napaka-explosive nga nitong si Canyon. Kaya isang araw ay hinablot na lang daw niya ang kwelyo ni Sebyo at binalya ito sa pader. Aawat daw sana yung tatay at lolo niya. Pero gigil na gigil siya kay Sebyo, kaya hindi niya tinigilan. Sabi raw ng sabi si Sebyo na may gumagawa sa kanya ng masama. Sasarguhin na raw niya ito sa bibig, pero naunahan siya ng kobrahan ng lolo ang ulo niya. Kilala raw kasi nito si Sebyo at hindi ito masamang tao. Siyempre hindi siya makakapalag sa lolo niya, kaya napilitan siyang bitawan yung lalaki at makinig sa sasabihin nito.
Tinawas ni Sebio si Canyon, yung dahon ng saging na pinadaan sa apoy ng kandila ay nakabuo raw ng imahe yung uling ng napakaraming mga mata na naniningkit. May ugat ng malalaking punong kahoy at marami pang iba na hindi ko na maalala. Ayon daw kay Sebio ay napakaraming tao ang galit sa kanya. Yung iba roon ay nakapagbitiw ng masasamang salita na ang katumbas ay sumpa sa kanya. May iba naman daw na literal na siyang kinukulam o pinaparusahan. Tanong ng tanong si Sebio kung may masakit sa kanya, kung meron daw ba siyang problema o kung may nararamdaman siyang hirap sa pagtulog. Lahat ng sagot ni Canyon ay wala. Maayos na maayos daw siya at hindi siya naniniwala na kinukulam siya. Manghang-mangha raw si Sebio kay Canyon. Nagpaalam pa raw ito pagkatapos ng tanungan na yon. Akala ni Canyon ay titigilan na siya ni Sebio. Pero noong araw na pabalik na sila ng tatay niya rito sa Maynila, ay pinigilan daw siya ng lolo niya. Hintayin daw muna nila si Sebio dahil may iaalok ito kay Canyon. As usual, kahit ayaw ni Canyon ay wala siyang nagawa sa lolo niya. Takot siya rito kaya sumunod na lang siya. Yun palang iaalok sa kanya ni Sebio ay pag-aaral ng lihim na karunungan. Gustong gusto raw niyang soplahin ito pero hindi siya makaporma dahil kaharap yung lolo niya. Sabi raw ni Sebio ay bibihira ang kagaya niya na hindi tinatablan ng sumpa. Siya lang daw ang kilala nito na merong ganun. Malakas daw ang espiritu niya at meron siyang espiritong gabay na naghihintay lang na makilala niya. Ang dami pa raw sinabing hiwaga ni Sebio at habang tumatagal ay nagiging interesado siya. Ang pinaka turning point na nagtulak sa kanya para maniwala na talagang may kumukulam sa kanya ay noong gamiting medium ng kasama ni Sebio ang tatay niya. Kinausap nito yung kumukulam sa kanya at nagtayuan ang mga balahibo ni Canyon nung naging boses babae ang tatay niya. At galit na galit ito sa kanya dahil ginawa raw niyang katatawanan sa opisina. Hindi raw niya maalala kung sino sa mga nakaaway niya yung babae. Pero sapat nang nagboses babae ang tatay niya para maniwala siya na meron ngang sumanib dito. Yung isang linggong bakasyon sa Guimaras ay naging isang buwan hanggang sa umuwi yung tatay ni Canyon pero naiwan siya roon at ilang taon din siyang hindi bumalik dito sa Maynila. 2007 bumalik si Canyon. May nalalaman na siya sa lihim na karunungan pero hindi pa siya magaling manggamot. Nakakausap na raw niya yung espiritong gabay niya at yun nga pala ang pumoprotekta sa kanya laban sa mga pagpaparusa. Pero bukod daw roon ay may kakaiba talaga siyang lakas na hindi basta-basta tatablan ng parusa. Sir Neb, parang anime ang buhay ni Canyon. Nagsimula siya bilang kalaban pero ngayon ay siya na ang bida. Nag-aaral pa rin siya ng lihim na karunungan pero paminsan-minsan ay nagagawa na niyang manggamot. Magandang araw po, Sir Neb. Sana po ay maisama niyo rin sa channel niyo ang naging karanasan ko nung dati akong kargador. Ang nagpasok po sa akin doon ay ang kaibigan ko sa Eskinita na si Jek-Jek. Ako nga po pala si Henry. Dati po parehas lang kaming tambay ni Jek-Jek. Nung makapagtrabaho siyang kargador sa bigasan ay inaya na rin niya ako at tinulungang makapasok din doon. Sakto naman, kailangan ng amo niya ng isa pang kargador. Malaking tindahan kasi yung bigasan at may mga groceries din. Okay naman yung naging trabaho namin. Kahit may kaliitan ng pasahod ay napagkakasya naman. Pareho pa kasi kaming binata at walang masyadong iniintindi noon sa buhay. Laking pasasalamat ko kay Jek-Jek sa tulong niya sa akin. Isang araw, kadarating ko lang sa bigasan nang makita ko si Jek-Jek na humahangos papalapit sa akin. Hingal na hingal siya, Sir Neb. Parang pagod na pagod at namumutla.
Tinanong ko agad kung ano bang nangyari kasi hindi siya agad makapagsalita. Pero alam ko na may gusto siyang sabihin. Hinayaan ko muna siya na makahinga. Tapos sabi niya sa akin, tulungan ko raw siya kasi ayaw pa raw niyang mawala. Hindi pa raw siya pwedeng mawala. Marami pa raw siyang gustong gawin sa buhay. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis noon. Sabi ko, anong maitutulong ko? Ba't naman siya mawawala? Tinanong ko rin kung may kaaway ba siya. Re-resbakan ka ako namin. Tapang-tapangan din kasi ako nung araw. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw pa raw niyang mawala. Tinawag ako nung amo namin. Meron daw iuutos. Sabi ko kay Jack, relax lang muna siya. Kailangan pa naming magtrabaho. Paglapit ko sa amo namin ay itatanong lang pala niya sa akin kung nasaan si Jack. Bakit hindi pa ito pumapasok? Tanghali na. Sabi ko, nandyan na po. Ituturo ko sana pero biglang nawala si Jack sa kinatatayuan niya kanina. Hinanap ko at pinagtanong sa iba pa naming kasama doon. Pero mukhang ako lang ang nakakita kay Jack. Lahat ng tanungin ko, sinabing hindi nila siya nakita. Kaya nagsimula na akong kabahan. Hindi na talaga pumasok si Jack nung araw na yon. Kaya nung uwian, naisip ko siyang daanan sa bahay nila para tanungin. Pagdating ko sa harap ng bahay nila, walang nagbubukas sa akin ang pinto. Nakailang katok na ako. Siguro narinig na rin ang kapitbahay ang pagtawag ko. Kaya lumabas ito at sinabing wala raw tao roon. Nandoon silang lahat sa ospital kasi nasaksak daw si Jack kaninang umaga. Mula nang umalis yung mga tao sa bahay nila ay wala pa raw bumabalik. Kaya baka nandoon pa ang mga ito. Hindi na muna ako umuwi sa amin, Sir Neb. Dumiretso agad ako sa ospital. Isa lang naman yung ospital sa bayan namin, kaya doon na ako nagpunta. Nakasalubong ko sa labi yung ate ni Jack at malungkot nitong binalita sa akin na wala na ang kaibigan ko. Kanina pa raw umaga. Papasok na raw ito sa trabaho pero nakasalubong nung kaaway niya at nasaksak nga. Ngayon daw ay nasa morgue pa ito. Tumakbo agad ako sa morgue. Pagpasok ko sa pintuan, ramdam ko na may malamig na hanging sumalubong sa akin. Pero hindi na ako natakot. Inisip ko na baka si Jack yon. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi matakot habang nakatitig sa labi ng kaibigan ko. Kasi naalala ko yung naging pag-uusap namin kaninang umaga na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na tulungan ko siya dahil ayaw pa niyang mawala. Hindi na pala tao yung kausap ko ng mga sandaling yon. Nagsasalita pa ako habang nasa tabi ako ng bangkay niya. Humingi ako ng tawad, Sir Neb, dahil hindi ko na siya matutulungan. Sir Neb, pakitago na lang po ang pagkakakilanlan ko. Dahil medyo masela ng kwentong ibabahagi ko sa inyong channel. Ang mga pangalan na babanggitin ko rito ay papalitan ko na lang. Para na rin hindi ako makilala kung sakali mang may kakilala ako na nakikinig sa inyo. Aaminin kong ako ang kontrabida sa kwentong ito. Kaya takot din akong magpakilala. Isishare ko lang ang pangyayaring ito para lumuwag-luwag naman ang pasanin ko. 4th year college ako nang makilala ko si Marla. Irregular student siya pero 4th year na rin. Kung i-describe ko si Marla, Sir Neb, ay hindi ko masasabi na sobrang ganda niya. Sakto lang siguro. Makinis ang kutis niya at maputi. Singkit yung mga mata at hindi katangusan ng ilong. Average student pero medyo tahimik. Yung mga ganoong tahimik na babae ang parati naming pinagtitripan ng ilang kabarkada ko. Nililigawan namin tapos ginagalaw at pinagkukwentuhan kung ano ang performance sa kama. Oo na po, mali yun pero sabi ko nga, ako ang kontrabida sa kwentong ito. So naging target ko si Marla. Niligawan ko siya pero binasted niya ako. Hindi lang isa,
dalawa o tatlong beses, kundi hindi ko na mabilang. Sir Nev, hindi naman ako gwapo pero masasabi kong bolero talaga ako. Kaya napapasagot ko yung mga nililigawan ko. Pero iba si Marla. Basta sa tuwing magpapaalam ako na manliligaw, ay umaayaw siya. Dahilan niya ay fourth year na kami at ayaw niya ng distraction. Akala ko noong una pakipot lang siya. Pero talagang kahit anong suyo, panreregalo at pagpapapansin ko sa kanya, ay matigas ang desisyon niya na huwag akong pansinin. Nainsulto na ako dahil marami ang nakakaalam na tinatangka ko siyang ligawan. Nalaman ko pa na kaya ayaw niya akong bigyan ng chance ay dahil alam niya ang reputasyon ko na nag-girlfriend para lang galawin. Ayaw raw niyang mahanay sa koleksyon ko. Nalaman ko na pinagtatawanan na pala ako ng mga kaklase at kakilala namin. Kaya nagalit ako sa kanya. Gumanti ako at sinigurado kong mapagtatawanan din siya. Tinigilan ko yung pagpapapansin ko kay Marla. Noong may nagtanong kung hindi ko na ba siya nililigawan, ay gumawa ako ng kwento. Ang sabi ko ay hindi ko na kaya ang trip ni Marla, kaya tumigil ako sa panliligaw sa kanya. Sinabi ko na gusto niya ng orgy at kung ano-ano pang malalaswang bagay, kaya nawalan na ako ng gana sa kanya. Nagtagumpay naman ako dahil naging tampula ng katatawanan si Marla at nababastos pa nga siya ng iba dahil doon. Galit na galit siya at hinamon ako na patunayan ko ang pinagsasabi ko. Kako naman ay patunayan din niya na hindi yun totoo. Walang magawa si Marla kundi tiisin ang mga pambubuli namin sa kanya. Sir Nev, hindi ko inisip na nakakaapekto kay Marla ang ginawa ko dahil steady naman siya sa pagpasok at mataas pa nga yung grade niya sa subject kung saan ko siya kaklase. Akala ko ay okay lang ang lahat. Hindi ko inakala na makakaabot sa kaalaman ng tita ni Marla na nagpapaaral sa kanya ang kasilungalingang ginawa ko. Nabalitaan ko na lang na tumigil sa pagpapadala ng pera ang tita ni Marla, kaya wala na siyang maipang-tuition. Nagalit pati parents niya dahil may history pala siya ng pagbo-boyfriend noong high school. Pagkatapos ay nahuli siya ng mama niya na kasama yung boyfriend niya sa kwarto. Pinagbawalan siyang mag-boyfriend at pinag-focus sa pag-aaral. Tapos ay nabalitaan nila yung kwento ko. Nahinto sa pag-aaral si Marla dahil sa kasinungalingan ko. Galit na galit pa sa kanya yung parents at ang tita niya. Gusto kong bawiin yung sinabi ko. Kaso ay natakot naman akong umamin. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nagpakamatay si Marla dahil sa depression. Doon ako nagsisi ng husto at talagang napaiyak ako. Kaya lang ay hindi ko na magawang aminin sa pamilya niya ang totoo dahil lalo akong natakot sa magiging reaksyon nila. At doon na naleche ang lahat. Hindi ko alam kung nakokonsensya lang ako sa nangyari o talagang minumulto ako ni Marla. Noong umpisa ay napapanaginipan ko lang siya na lumuluha ng dugo habang masama ang tingin sa akin at dinuduro ako o kaya ay hinahabol niya ako. Parating ganoon ang panaginip ko at magigising ako na hingal na hingal. Parang totoo. Pinagdarasal ko na lang palagi ang katahimikan niya pero parang hindi yun umuubra. Imbis na mapayapa siya ay nagpakita pa siya sa akin sa totoong buhay. Kapag wala akong pasok ay inaalagaan ko yung pamangkin ko na 9 months old. Parating umiiyak yung pamangkin ko kapag nasa bahay namin. May tinitignan siyang spot sa bahay. Tapos kapag tinignan ko kung ano ang nakikita niya, ay may nahahagip ang paningin ko na imahe ng isang pamilyar na babae. Walang iba kundi si Marla. Nakikiusap ako sa kanya na sana ay huwag na niyang idamay yung pamangkin ko. Pero hindi siya mapakiusapan. Siguro ay dahil nadamay ko rin ang pamilya niya sa ginawa kong paninira sa kanya, ay hindi talaga siya titigil. Kaya imbis na matakot pa ang pamangkin ko, ay hindi ko na lang siya kinukuha sa bahay nila. Hindi ko na siya naaalagaan dahil feeling ko ay sinusundan ako ng kaluluwa ni Marla. Naging palasimba ako at paladasal.
Paulit-ulit akong humihingi ng tawad kay Marla, pero walang pagbabago. Nakikita ko siya kung saan-saan. Minsan ay kaharap ko ang namumutla niyang muka. Pagdilat ko sa umaga, nakikita ko siya sa salamin o sa muka ng kausap ko. Sir Neb, nahihirapan na ako. Ilang buwan nang ganito ang buhay ko. Iniisip kong siguro ay gusto niyang aminin ko ang kasalanan ko at magsabi ng totoo sa lahat. Pero hindi ko kaya. Parang mas takot akong mahusgahan kaysa sa kaluluwa ni Marla. Sumasagi na sa isip ko na magpakamatay na lang din para mapagbayaran ko ang kasalanan ko nang hindi nahuhusgahan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero aminado naman ako, Sir Neb, na tama lang ang lahat ng nangyayaring ito sa akin. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.